Panginoong Diyos, lahat ng sanang tinakpan. Awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Sa inyo lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinampan. Awit kayo at siya'y ipagdangal, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginuginita natin sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at mga kasamahang martir. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalong-lalo ng yaong nakikiisa sa atin sa banal na misang ito. At patuloy din natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na panindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos na nasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi,
at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng katawang maghahati sa tubig upang ito'y maghiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyansya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyansya sa kanyang ginawa na ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At ngayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglang mong kasuotay, dakila rin marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay,
umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw puon, kairami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalata nitong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Magsitayo na po ang lahat. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Inyo ang Panginoon. Iyurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagada ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Hinisaret ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ang mga ito, ang mga puok sa paligid, at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila nabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na hipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At ang lahat ng nakahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang pagbasa natin ngayon ay mula sa aklat ng Henesis. Ito ay nagbibigay ulat ng unang apat na araw na paglikha ng Diyos sa sangkasanlibutan. Naririnig natin na ang Diyos ay lumikha ng maraming bagay, kabilang ang araw at gabi, ang langit at lupa, at ang mga dagat, mga halaman, mga puno, mga araw at mga bituin. Makikita din natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Mayroong ilang beses na binanggit sa pagbasa ang paghihiwalay ng mga bagay. Paghihiwalay ng liwanag mula sa kadiliman
ang langit mula sa dagat, ang araw mula sa gabi. Nagbibigay ito sa atin ng mas malalim at mahalagang pananaw o pagtingin sa plano ng Diyos para sa paglikha mula sa simula. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang bagay at sa isang bagay. Ang lahat ay hindi pariho. Ang liwanag ay hindi kadiliman. At ang kadiliman ay hindi liwanag. Ito ay mahalaga dahil ang isang panganib at mapanirang ugali sa mundo ngayon ay ang paglabo ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay. Maraming mga bagay ang hindi magkakaunawaan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang kalituhan sa mundo ngayon tungkol sa ating kasarian at sexualidad. Sinasabi sa atin na ang kasarian ng isang tao ay hindi nakatali sa biological na kasarian ng isang tao. Kung saan tayo dati ay may lalaki at babae, mayroon na tayong nakakagulat na hanay ng mga pagpipilian ng kasarian na maaring piliin ng isang tao sa kalooban at baguhin anumang oras. Tila walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae ayon sa mundo. Bagamat maraming bagay sa buhay na talagang masalimuot at mahirap unawain, matutuhan natin ito mula sa pagbasa sa aklat ng Genesis na ang mga pangunahing paraan ay may malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng ilang mga bagay. At ang paghihiwalay na ito ay binuo sa paglikha mula pa noong simula. Ang lalaki, dapat natin tandaan, ay hindi babae. Ang dalawa ay magkahiwalay na bagay. Ginawa ito ng Diyos o tungkulin ng mga nilalang na mamuhay ng maayos sa loob ng realidad na nilikha ng Diyos. Hindi upang subukang muling likhain ang katotohanan ayon sa sariling individual na may kagusto, sariling individual na kagustuhan. Si Jesus mismo ay gumawa ng nakakagulat na pahayag tungkol sa paghihiwalay nang sabihin niya, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala hindi kapayapaan, kundi tabaka. Sapagkat naparito ako upang itakda ang isang tao laban sa kanyang ama, ang isang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang banbyanang babae, at ang magiging kaaway ng isa ay iyong sambahayan niya." Ang sinasabi ni Jesus nito ay mayroong paghihiwalay sa pagitan ng mga sumusunod sa kanya at sa mga hindi. Kahit na sila ay nakatira sa isang tahanan, ang mga lumalakad sa kanyang liwanag ay hindi katulad ng mga sumusunod sa mundo at hindi rin sila nagtatagpo sa parihong resulta. Alam natin sa katapusan, gagawin ni Jesus ang huling paghihiwalay, mga tupa mula sa mga kambing. Pagdating ng anak tao sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, siya ay uupo sa kanyang maluwalhating trono.
at ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya at paghihiwalayin niya sila ng isa mula sa iba. Gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa, sa mga kambing, ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, halika yung mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian ng inihanda para sa inyo mula sa pagtatag ng mundo. At pagkatapos ay sabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, sinumpa sa apoy na walang hanggang inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay nasa buhay na walang hanggan. Ang dilim ay hindi katulad ng liwanag. Ang kasalanan ay hindi katulad ng kabutihan. Ang pagsunod sa daan ng mundo ay hindi pagkatulad ng paglakad sa liwanag. Sa pagsaliwanag ni Jesus, ang mga bagay na ito ay hiwalay at naiiba. Tayong madalas na makasalana at nalilito na natutukso na lumakad sa daan ng kadiliman. Kung gayon, kailangan natin tularan ang mabuting halimbawa ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon. Agad nilang nakilala si Jesus. Nang makita nila siya, hinanap nila siya at sinundan saan man siya pumunta. Alam na alam nila ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pagpapagaling, sa kanilang paghipo kay Jesus. Kaya sila ay pinagpala at naibalik ang kanilang mga kalusugan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumulog sa kanya. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
ay tinapay at alay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng salibutan. Mula sa inyong handa, sa ay nang aming niyari mula sa katas ng mga sa pinagawa. Ang alak na binibigay sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay. Tayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay na aming inihahain. Ngayong ginagunita namin ang mga banal na martir, Ate, pagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na gahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa talagang katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na likas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggaping lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapatawad, kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen para kasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasimbigo,
bigo. Announcement. Kung kayo po ay merong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus. Sa mga martir mong banal, ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang, ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanana sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ala pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Bakang tanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imangin na dasalan sa pamamagitan na bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na.